Ito ay magiging taimtim na seremonya. More or less, traditional pa rin ang gagawin. Hindi na kami lilihis pa sa nakagawian. Simple at traditional ang magiging takbo ng programa sa inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Huwebes, June 30. Ito ang inihayag ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang vlog. Ayon kay PBBM, hindi naman naiiba sa mga nakaraang mga programa ang magaganap sa kanyang panunumpa. Ayon sa isa sa mga nangunguna ng Preparation Committee ng inaugurasyon na si Franz Imperial, gaya ng nais ng incoming President, very solemn at simple ang magiging programa sa Huwebes sa panunumpa ni Marcos Jr. Ayon kay Imperial, sisimulan ang inaugurasyon sa pagkanta ng pambansang awit ng aktres na si Tony Gonzaga. Magkakaroon din ng 30-minute military civil parade. Ang inauguration song naman ay Pilipinas Kong Mahal, nakakantahin ni na Chris Villonco at Young Voices of the Philippines Choir. Kumpirmado na rin na si Supreme Court Chief Justice Alexander Gizmundo ang mga ngasiwa sa panunumpa ng incoming president. Bagamat hindi naman nire-require ng konstitusyon na ang Chief Justice ang mag-a-administer ng oath of office, paliwanag ng kampo ni Marcos Jr., ito na ang kinagawian noon pa. Wala pa rin inilalabas na impormasyon ukol sa kung ano ang lalamanin ng inaugural speech ni President-elect Marcos. Pero ayon kay Imperial, nakakatiyak siya na hindi kakailanganin ng incoming president ng teleprompter o isang device kung saan mababasa ang kanyang inihandang talumpati. Mandato ng konstitusyon na ang President-elect ay kailangan makapanumpa sa kanyang tungkulin ng eksaktong alas 12 ng tanghali ng June 30. Matapos ang panunumpa ay ang 21-gun salute at ang inaugural address ng bagong Pangulo ng Bansa. Pagkatapos nito ay tutungo na si PBBM sa Malacañang. Doon naman manunumpa ang mga miyembro ng kanyang gabinete at matapos nito ay isasagawa ang una nilang cabinet meeting. Naging tradisyon rin na sa kinagabihan ng June 30, isasagawa ang inaugural reception para sa ibang opisyal at mga foreign dignitary na nais bumati sa bagong Pangulo ng Bansa. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.